Kamusta kayong lahat? Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Purifier Gravity Disk Nomogram. Naisipan kong gawan ng video ito sapagkat base sa eksperyensya ko, maraming mga makinista ang hindi marunong gumamit nito. Karamihan sa kanila, nagkukonsulta na lang diretso kay Chief Engineer nang hindi man lang sinusubukang alamin kung ano ang gagawin. Ngunit ang masaklap ay maririnig mo yung katagang, gamitin mo na lang ang mas maliit na gravity disk para di sumuka. Maaaring tama nga naman ang katagang ito. Subalit, iba pa rin kung ibinase sa manual sapagkat mas nakakasiguro ka at kung sakali mang magkaroon ng mas malaking trouble ay mas madaling ma-identify ang solusyon at kaya mong pangatawanan ang iyong ginawa sapagkat meron kang basehan. Kaya tara mga kabaro, sabay-sabay nating alamin ang tungkol sa napakalagang graph na ito. Laging tatandaan na kapag malapit na magpalit ng bunker na kukonsumuhin, huwag kakalimutang kumonsulta sa Purifier Nomogram na ito. May mga pagkakataon kasi na ipinapalit natin na bunker ay may napakalaking diferensya sa specific gravity ng naunang bunker. Marami sa atin ang kumpiyansa kaya nangyayari na inaabutan tayo ng mga trouble ng purifier pagkatapos magpalit ng bunker. Kaya ito, simulan na nating alamin kung paano gamitin ito. Bago ang lahat, kailangang alamin muna kung ano ang modelo ng purifier na gagamitin sapagkat magkakaiba ang calibration ng nomogram sa bawat modelo. Pagkatapos, ay dapat alamin din ang SG ng fuel sa 15 degrees Celsius, heating temperature, at ang target na feed rate. Kapag nalaman na ang mga ito, pwede na tayong magsimula. Una, hanapin sa bandang kaliwa ang specific gravity ng fuel sa 15 degrees. Markahan ito. Sunod, hanapin sa bandang baba ang temperatura ng treatment o heating temperature. Gumuhit ng vertical line bilang isang guide. Susunod ay sundan ang pababang kurba na linya mula sa specific gravity hanggang sa magtagpo sa vertical line ng treatment temperature. Bakit nga ba pababa? Laging tatandaan na ang kahit na anong bagay na naiinitan ay nag-e-expand. Kapag pinainitan natin ang fuel bago ito makapasok sa purifier, nag-e-expand ito ngunit hindi naman nagbabago ang bigat. Dahil sa pagtaas ng volume, bumababa ang density ng fuel. At dahil ang heating temperature ay mas mataas sa 15 degrees Celsius, susundan natin ang pababang kurba. Kapag nagtagpo na ang dalawang linya, mula sa puntong ito, gumuhit ng pahalang na linya papunta sa 100 degrees Celsius na vertical line o ang pinakadulong vertical line ng graph. Ang susunod na gagawin ay gumuhit ng straight line papunta sa nais na feed rate. Mapapansin na ang huling linyang iginuhit ay nag-cross sa calibration line na matatagpuan sa tabi ng graph. Papaano babasahin ang calibration na ito? Ang calibration sa bandang kaliwa ay ang range. Ang label na nasa kanan ay ang size. Kung mapapansin ninyo, mula rito hanggang sa linyang ito ay may label na ganitong size. Ibig sabihin, kung dito mapapaloob ang crossed point, nangangahulugan na ang size na gagamitin na disk ay ang nakasulat rito. Mula rito hanggang sa linyang ito ay may label na ganitong size. Ganon din sa ibaba. Kaya sa halimbawang ito, ito ang gagamitin nating sukat. Kung mangyari na ang given SG ay nasa kahit anong temperatura maliban sa 15 degrees Celsius, kailangan muna nating i-correct ang SG pabalik sa standard na 15 degrees. Sa halimbawang ito, ang alam natin na SG ay nasa 50 degrees Celsius.
ang unang gagawin ay i-correct ang SG pabalik sa 15 degrees Celsius. Upang magawa ito, guguhit tayo ng kurbang paakyat. Sa puntong ito ang SG ng fuel sa 15 degrees Celsius. Mula rito, saka natin i-correct ang SG ayon sa heating temperature. Kaya guguhit tayo ng kurbang pababa. Kapag nagtagpo na ang dalawang linya, mula sa puntong ito, gumuhit ng pahalang na linya papunta sa 100 degrees Celsius na vertical line o ang pinakadulong vertical line ng graph. Gumuhit ng straight line papunta sa nais na feed rate. Kaya sa halimbawang ito, ito ang gagamitin nating sukat. Meron tayong mga susunod pang mga halimbawa kung saan ang modelong gagamitin natin ay Alfa Laval. Dito, makikita natin na ang konsepto ng pagkuha ng gravity disk kahit magkaibang maker ay halos magkasing tulad. Ito ang nomogram na ating gagamitin. Ito ay nahati sa tatlong sections. Ang unang section o ang graph A ay ginagamit para makorek ang SG ng langis kung dumadaan ito sa preheating. Ang pangalawang section o ang graph B ay ginagamit para i-adjust ang SG base sa throughput o mas kilala sa tawag na feed rate. Ang huling section o ang graph C ay ginagamit para malaman ang size ng gravity disk na gagamitin. Ang unang halimbawa ay kung saan ang langis natin ay di na dumadaan ng preheating. Layunin natin ang alamin kung ano ang size ng gravity disk na gagamitin. Magsisimula tayo sa graph A. Alam natin na hindi nadadaan ng preheating ang ating langis kung kaya't gagamitin natin ang alam natin na SG. Pagdating sa section B, iko-correct natin ito sa pamamagitan ng pagguhit ng linya ayon sa feed rate. Una, gumuhit ng vertical line mula sa 4 cubic meter per hour. Mula sa connected point, gumuhit ng slant line pataas hanggang sa magtagpo ito sa vertical line ng feed rate. Sunod, gumuhit ng horizontal line papunta sa graph C. Sa huling section, gumuhit ng vertical line mula sa separating temp. Sunod, pagtagpuin ang iginuhit na horizontal line mula sa graph B hanggang sa vertical line. Markahan ito. Kung saan man nakapaloob ang markang ito ay siyang gagamitin na size ng gravity disk. Sa halimbawang ito, ang gagamiting size ng gravity disk ay 93 mm. Ito ang kabuoang itsura ng ating nomogram sa naunang example. Dito sa pangalawang halimbawa, parehas lang ang given, ngunit sa pagkakataong ito, meron na tayong preheating. Simulan na natin. Dahil may preheating na tayo, ang gagawin natin una ay gumuhit ng vertical lines sa SG temp at preheating temp. Sunod, markahan ang SG sa 15 degrees Celsius. Gumuhit ng linyang pababa hanggang sa magtagpo sa vertical line ng preheating. Mula rito, gumuhit ng horizontal line papunta sa graph B. Pagdating sa section B, iko-correct natin ito sa pamamagitan ng pagguhit ng linya ayon sa feed rate. Una, gumuhit ng vertical line mula sa 4 cubic meter per hour. Mula sa connected point, gumuhit ng slant line pataas hanggang sa magtagpo ito sa vertical line ng feed rate. Sunod, gumuhit ng horizontal line papunta sa graph C. Sa huling section, gumuhit ng vertical line mula sa separating temp. Sunod, pagtagpuin ang iginuhit na horizontal line mula sa graph B hanggang sa vertical line. Markahan ito. Kung saan man nakapaloob ang markang ito ay siyang gagamitin na size ng gravity disk. Sa halimbawang ito, ang gagamiting size ng gravity disk ay 108 mm. Ito ang magiging itsura ng nomogram natin sa halimbawang ito. Marami pang klase ng nomogram ang ginagamit natin sa barko. At iilan lang itong mga nakita nyo bilang isang halimbawa.
Punta tayo sa susunod na punto. Napapansin mo ba na sa barko, ang ating mga chief engineer ay mas pinipili na gumamit ng mas maliit na gravity disk kaysa sa mas malaking gravity disk kung mangyari na nasa gitna ng dalawang sizes ang crossed point. Ito ang paliwanag. Balikan natin ang konsepto ng pag-purify. Sa continuous operation, alam natin na ang may pinakamabigat na particles ay mapupunta sa outer area ng bowl. Dito matatagpuan ang sludge, water, at langis. Ang puntong ito kung saan nagtatagpo ang tubig at langis ay tinatawag na interface. Napakalaga ng interface na ito, kaya kailangang i-adjust ito ng tama upang makakuha ng magandang kalidad ng purified oil. Ang gravity disk ang siyang ginagamit para ma-adjust ito, papalabas man o papaloob. Kapag mas malaki ang inner diameter ng gravity disk, ang interface ay gagalaw papalabas, at kapag mas maliit naman, ang interface ay gagalaw papaloob. Isa pang tatandaan, kapag habang tumataas ang specific gravity ng fuel na ipupurify, ang tendency ay maitatapon ito ng mas malapit sa outer area ng centrifugal force ng purifier. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa pagpasok ng sealing water. Kasunod nito ang pagpasok ng ipupurify na langis. Sa katagalan, nagkakaroon ng separated water at sludge sa loob ng bowl. Dito na nagkakaroon ng importansya ang gravity disk. Kung ang nais natin na feed rate para sa purifier ay 1.5 liters per hour lang, habang tumataas ang specific gravity, mas maliit na size ng gravity disk ang nararapat gamitin. Simulan natin sa mababang specific gravity. Kapag nagkakaroon na ng sludge sa periphery, lumiliit ang espasyo para sa sealing water. At dahil magaan na ang langis, ang tendency ng interface ay gagalaw papaloob sapagkat ang naiipong sealing water at sludge ay dumadami. At dahil lumalapit ang interface sa gitna, nag-o-overflow ang excess na tubig kapag lumalagpas ito sa inner diameter ng gravity disk. Kaya namemaintain na walang masasayang na langis, kaya mamemaintain ang magandang operasyon ng purifier. Ang tanong, bakit hindi na lang diretso gamitin ang mas maliit na gravity disk? Di ba mas safe yun? Ang sagot sa tanong na ito ay pwede naman. Subalit, ito ang disadvantage. Kapag gumamit ka ng mas maliit na gravity disk, kapag nagsimula nang mag-ipon ang separated water at sludge, ang interface ay mas lalo pang lalapit sa sentro. At dahil dito, may posibilidad na pwedeng humalo ang tubig sa purified oil outlet. Kaya hanggat maaari, nilalayo natin ang interface sa gitna kapag mababa ang specific gravity ng fuel. Pag mas mataas ang specific gravity, mapapansin natin na ang nirerekomendang size ng inner diameter ng gravity disk ay mas maliit. Bakit kaya? Ang mabibigat na langis, kung mapapansin, ay halos magkasing bigat na ng tubig. Ibig sabihin, kung sakali mang magsimulang maipon ang sludge at separated water sa loob ng bowl, hindi gaanong gagalaw ang interface papaloob. Ang excess na tubig ay diretsong madi-discharge sa heavy liquid side, kaya mamemaintain ang magandang operasyon ng purifier. Ang tanong, pwede pa rin bang gamitin ang mas malaking size ng gravity disk? Ang sagot sa tanong na ito ay hanggat maaari, hindi. Sapagkat kapag ginamitan mo ng mas malaking gravity disk, maaaring magsuka ang purifier. May mga pagkakataon kung hindi man palagi, magkakatrouble at magkakatrouble ang operasyon kapag hinayaan na ganyan. Ito ang mangyayari. Kung ang interface ay malapit sa bandang outer periphery at nagsimula nang magkaroon ng sludge ang bowl, mababawasan ang espasyo na nakalaan para sa sealing water. At kahit pa mag-supply ng replacement water, madi-discharge lang ito kaagad sapagkat hindi gagalaw ang interface papaloob gawa ng halos magkasing bigat ang tubig at langis na pinupurify. At kapag dumating sa punto na dumami ang sludge at naubos ang sealing water, nagsisimulang lumabas ang langis sa heavy liquid side at dito magsisimulang magsuka ang purifier. Delikado ang ganitong pagsusuka ng purifier
sapagkat may mga instances na hindi na didetect ng pressure switch ang ganitong trouble. Mas maigi pang sumuka dahil sa worn out main seal rings sapagkat siguradong nadedetect ito ng safety system. Kaya naman pinipili natin na mas maliit ang gravity disc dahil alam natin ang risk ng pagsusuka ng purifier. Isa pa, may last resort tayo ng pagtatanggal ng tubig kahit makalagpas ito sa purifier sa pamamagitan ng routine na pagde-drain ng service tanks at settling tanks. Nawa ay may natutunan kang bago sa video na ito. Hindi ko na i-discuss ang konsepto ng buong purifier dahil ang aking mission sa videong ito ay nakapokus sa purifier nomogram at kung bakit mahalaga ang pagpapalit ng size ng gravity disc. Tandaan na ang bawat operasyon ng makinarya ay nakasaad sa manual. Huwag nating kalimutan na lahat ng nakasulat sa manual ay mahalaga. Kaya huwag nating kalimutan kumonsulta. Hanggang sa susunod mga kabarong, maraming salamat sa inyo!